pong masasabi nyo sa respond ng gobyerno ngayon sa claims naman ng China dyan po sa Julian Felipe Reef? Ako ang nung senador ako, ako ang nag-sponsor ng baseline law natin. Ano ba yung baseline law ng Pilipinas? Yun ang muhon ng teritoryo ng Pilipinas. Muhon, tama. Ang gumawa ng batas na yan ay isang dalubhasa na Pilipino tungkol dyan. Siya ang kasama ni Tolentino na nakipag-negotiate sa UNCLOS, UN Convention for on the Law of the Sea, si Attorney Estelito Mendoza, na kung saan noon ay siyang Solicitor General of the country, one of the ablest Filipino lawyers ever. Galing na abogado. Bright from UP. Ngayon, ginawa niya yung baseline law, pinisponsor sa akin ni Titong. Ang ginawa namin ni Titong, based on his advice, yung core territory ng Pilipinas na minana natin sa Spain at sa Amerika, hiniwalay namin yun. That is from Balabac all the way to the northernmost island of the country and up to Cebuto, and yan ang binakuran namin. Ngayon, yung kalayaan, hiniwalay namin yun because it is a disputed territory. Okay. Unfortunately, Scarborough is not included in the Treaty of Paris. Yung Benham Rice, hiniwalay din namin. Ang core territory ng Pilipinas, hindi involved dito sa issue ng West Philippine Sea. Yun lang mga isla na sinakop natin doon sa West Philippine Sea ang involved dito sa dispute sa China. Ngayon, isusugal mo ba ang buong teritoryo at mga mamamayan ng Pilipinas dun sa problema sa West Philippine Sea? Yun ang question. Yun ang tanong ko sa mga nag-advocate ng ibang klaseng to resolve handling nung issue na yun. Yeah, okay. Are you going to risk in one pitch and toss the entire country for that area? My God, let us use our heads. Ngayon, sabi nila, nandiyan ang Amerika eh. Pinalis ninyo ang base militar. America will never go to war for us. Yun. Who are you for America to save your ass in case of war? Okay. And in fact, if you study, if you have not studied it yet, study it. Read the Mutual Defense Treaty. It speaks of the Pacific area as a treaty area. So the Americans said, West Philippine Sea is not a Pacific area. And then, second, before we can come to your rescue, we will have to consult our Congress. Tama. Yun ang sabi nila. Pinausap namin si ako mismo ang raise the issue with Kissinger. Okay. Kasama ko yan sa Harvard. Alam mo, dak itong mga tao na ito. Hindi pa sila nakakita ng ng baril ng mga kaaway na sumasalakay sa atin. Oh my God. If you are brave, go ahead. Make war with China so that you'll all be slaughtered. Pero may pahayag manghuan din yung US, no? Sa pamamagitan ng tagapagsalita ng kanilang US State Department, sinasabi na yung nire-reaffirm nila at sinusuportahan nila yung hakbang ngayon ng Consuelo de Bobo yan, Adnar. Matagal na yan. Lahat sila sasabihin, we'll fight for you. Pag nandun na, iniwanan tayo ni MacArthur, di ba?
tatlong taon na pinag nagdusa tayo nung panahon na nasa ilalim tayo ng Amerika. Hindi na ninyo natatandaan eh. Ako, kami na generasyon namin yun. Maraming namatay sa amin. Meron iliwanan na tayo ng Amerika. Ako, meron akong ikukwento, Mang Juan, na sinusuportahan ko yung sinabi mo. Sabi ng tatay ni Evelyn na siya ang nag-liberate ng San Fernando, La Union, Sapon. Yung mga kano daw, nung bumabanat na sila, wala doon ang kano. Mga Ilocano ang nandun, naglaban. Mga gerilya. Oh, mga gerilya. Siya, Yusuf Fitia. Mga lumaban. Yo, siya, mga, labanan na sumabak ang mga wala. Amerikano sa Pilipinas. Dumating, dumating lang daw, Mang Juan, nung tapos yung na. Yung 11th Airborne. Lumipad at bumagsak sa Cagayan. Wala silang ginawa. Sinamahan ko lang sila na nagmartya hanggang sa Aparri. Nanggaling ako sa across the river. Dinala ko yung isang nahulog na piloto na Amerikano dun sa area namin. Oh. Naligaw. Hindi, totoo sinabi Mang Juan, ha? Kasi ang kampo ng Hapon noon ayaw umalis. Yung talagang magpapakamatay na ay ginugutom sa nila. Ay inatake na nila. Wala doon silang kasamang Amerikano. Ang ginawa lang nila nung gera dito, liberate Santo Tomas, liberate Los Baños dahil sa mga Amerikano na nakakulong doon. During Corregidor Day, during Armistice Day, mga speeches, we are friends, we'll die for you, we love you. Sabi nga, Mang Juan, sabi nga ito, may story ito. Sa susunod. Sabi mo, o bigyan mo kami ng Juan, F-16. Sabi na, kailangan, pag-aralan muna namin yan. Segunda mano. O okay, bibigyan kayo namin ng surplus. Pero Mang Juan, sa susunod daw, yung palapit ang Hapon, nag-meeting daw yun mga tao, Pilipino, Chinese, ano. Sabi daw, lahat tayo, ang may pwersa, gamitin ng pwersa. Ang may pera, gamitin ng pera. Lahat tayo, hindi papayag na maukupa tayo. Nung dumating ang Hapon, Mang Juan, nagkalasan lahat. Nawala lahat, Mang Juan. Totoo ito, kwento ito ng tatay ko. nawala lahat yung mga sumisigaw.